Welcome back to my channel, Japan Castle Dialogue School. Ang lesson po natin ngayon ay tungkol sa traffic light. So, ang traffic light po, ang Nihongo niyan ay shingo. Shingo. So, literally, ang nakikita po natin sa shingo ay color green, yellow, tsaka red. Magkaganon po sila. So, diba? Pero sa Nihongo or sa Japan, hindi natin sinasabi na midori shingo. Walang kayong naririnig na midori shingo. Depende na lang kung talagang mga Pilipinat o mga gaijin tayo, mariringan natin ang akala nila midori shingo. Pero ang tawag po ng Japan dyan ay ao shingo. So sinasabi natin siyang nagiging blue, yellow, red siya. Bakit kaya, sensei? Bakit naging blue? May problema ba tayo sa kulay? Ano, iba-iba ba ang traffic light natin? Color blind ba tayo? So isusunod ko yan. Bakit ao shingo ang midori shingo? Di ba nakakalito talaga? So bakit nga ba? So pwede naman nating i-distinguish ang kulay talaga na pag tinanong tayo ng blue, ano ba to? O di blue. Ay ano ba to? O di green. Kaya naman nating sabihin na ao midori. Ao midori. So ibang tawagan naman si blue, tapos gagawin si ao noun. Gagawin natin siyang adjective, magiging awi. Nagiging i-adjective siya. So may i sa dulo. Iba yung aw, iba yung awi. So kung sa green naman tayo, pag pinakanatan natin ng green, syempre, midori. Midori. Eh, bakit ba blue kasi? Kasi po, ang salitang aw, at saka ang awi, noun at saka adjective, ang salitang aw ay nire-refer din po sa apat na colors. Sila po, si blue, purple, si gray at si green. Yang apat na yan tinatawag. So, yang apat na colors na yan ang ginagamitan ni blue or ao or aoi. Kaya kahit may color green, ginagamitan pa rin natin ng blue yung mga salita or yung object. Gaya po nung mansanas na kulay green. Di ba po ang English niyan, green apple. Pero sa Nihongo, nagiging aoringo. Aoringo. Diba, blue yung ibig sabihin sa Nihongo, pero literal na meaning niya, literal na ibig sabihin niya is green apple. Nagiging habit na natin nung unang panahon pa. So, hindi lang naman si green apple, yung mga green veggies din. Mga green veggies, gaya ng mga spinach. Diba, yung mga green spinach, mga cabbage, diba, green vegetables yan. Nagiging sa salitang Hapon, nagiging aoyasai. Aoyasai. Hindi naman porket ano, aoyasai ang sinabi natin, eh magiging green na si spinach o di kaya si... hindi po. Status po ng Nihongo. O bukod po sa gulay na naging ao vegetables ay naging aoyasai, meron din po tayong mga drinks na iniinom na kulay green siya, pero tinatawag natin siyang aojiru. Diba, gawa din siya sa gulay ng mga green veggies na mga aoyasai. So kaya pag ginawa natin siyang juice, magiging yung juice niya na kulay green, magiging ao jiru. Ang pagkakaintindi ko kasi sa jiru, hinihigop, hindi porket jiru ay juice siya. So, kailangan yung hinihigop na bagay. So, jiru. Para bang liquid. Liquid ang ibig sabihin para sa akin, ha? So, kaya tayo nalilito sa pag-listening natin. Kasi nga, green naman yung juice, bakit sinasabi yung blue? Ganyan ako dati. Pero naintindihan ko na naman, ganun pala yon. So, ang blue pala, maraming ibig sabihin. So, sunod na natin yung susunod na nating lesson. Gaya po ng gray. Kay gray naman tayo. Kasi nagiging blue rin si gray dahil, proceed tayo kay gray ha. Kasi si gray naman po. Si gray sa Nihongo ay hai-iro. Ang salita pong hai, sa pagkakaalam ko, pero palagay ko tama ako, abo. Yung kaya nga tayo hai-sara, meron tayong ash-tray. Yung sara-tray. Hai-sara. Eh, hindi ako sure sa kanji kaya hindi ko isusulat yung sara. Mamaya ko na lang i-check kung ano yung kanji nun. Diba, nagkakaroon tayo ng sense kasi hai-iro ang kulay ng gray. So, pag nakakakita tayo ng kulay ano abo, ang feeling natin, hai-iro ang tawag doon. Pero itong isang object na to, ito po, itong ibon na to, kung titingnan, kulay gray siya. So, siya si gray heron. Pero inihonggo natin yan, magiging ausagi. Ausagi siya. Ano ba ang aw? Di ba blue? Ganyan siya. So, wag na tayong magreklamo. Intindihin na lang natin. So, meron po mga idioms sa English na pag sinabihan kayo ng you are green,
Ibig sabihin na hindi ka experienced at hindi ka nag-matured, parang ano, wala kang alam, ganun daw po ang ibig sabihin ng you are green pag sa idioms ng English. So gaya po ng in-explain ko na si green ay si aw ay nagiging green, blue, purple, gray. So kung maringgan kayo ng sinabihan kayo ng aoy, ne? So kanina in-explain ko sa inyo yung aoy, nagiging adjective siya. So, ang adjective ay nagdi-describe ng noun. Pag sinabihan ka ng aoy ne, ibig sabihin wala kang experience. Kasi sa English daw yon, you are green. Pag sinabihan ka ng aoy ne, wala kang experience. Immature ka daw. Pag sinabihan ka ng aoy ne, ganun. Inexperience, di ba? Idioms nga ng English. Nagdi-define din na immature si aw. Pero kung pag-uusapan po natin ang lalaking inexperience, yung lalaking walang experience, kaso hindi rin magandang pakinggan to at hindi nyo rin magandang sabihin to sa tao, sa odi kaya sa lalaki, pag sinabihan kayo, ito yung salita niya na aw nisay. Panglalaking word po ito, sinasabi po ito sa mga lalaki at nagkoconnect lang po siya sa lalaki. Ito po yung lalaki na walang experience. Virgin. Isa pa pong hindi magandang salita, pero idioms naman po siya. So, ibig sabihin nga, shiriga aoi. Shiriga aoi. So, yung shiri, o ano, yung back, yung ass. Kung gusto nyo maging sounds bastos kayo, sabihin nyo ass. Or ketsu. Ketsu ga aoi. So, tinuturo ko to para maalam nyo rin, pero hindi ko talaga magandang ituro talaga. So, yan nga po yung shiriga aoi. So, yan po yung mga aoi na salita na ginagamitan natin ng mga idioms para alam nyo. Pero po, ang shiriga aoi, hindi po natin madalas ginagamit yan eh. Hindi po natin masyadong naririnig, pero minsan lumalabas talaga. Kasi hindi madalas nilang ginagamit kasi nga hindi magandang pakinggan. Kasi shiri, di ba? Yung shiri o shiri, di ba? So, basically, ang ginagamitan natin siya ng wala kang experience, hindi wala kang experience sa buhay, hindi mo pa nagagawa yung madaming bagay, shiri ga oy, nagiging ginagamitan na lang ng ibang Nihongo na mas magaang at mas formal at saka hindi, mas maganda sa tenga kaysa sa shiriga aoi. Ginagawa po natin siyang keiken ga asai. Yung keiken po, experience. Yung asai po, ano, mababaw. So, yung ga, syempre, particles siya para ma-determine natin na yung keiken ang pinag-uusapan natin. Ito po ang magandang ginagamit ng mga Hapon dun para hindi tayo magmukhang rude, magmukhang bastos. So, yan po yung salita na idioms na sinasabi natin sa Nihongo. Meron pa po akong isang nakaka-amaze na pagkakaiba ng Nihongo sa English. Hindi ko lang po alam sa Tagalog, pero sa English ko siya napansin. At saka naaral ko na din po kay Google. Sinabi ni Google sa akin, magkabati kami ni Google dito sa content na to ha. Pero minsan hindi kami nagkakaintindihan. Nung mga bata tayo, pag sinabi natin, drawing ka nga ng, ano, ng kahit anong drawing, alam mo, mag-drawing tayo ng bahay, merong araw, yung sun. So, ang gagamitin natin kulay, di ba yellow, yung araw na pinagdodrawing natin, color yellow, dilaw. Dito po sa Japan, yung mga bata, pag sinabi kong, drawing kayo ng sun, anong color ang sun, kinukuha nila red. Ayan, red sila. Tapos, nag-away kami. Bakit red yan? Bakit yan? Yun, dun ko nalaman na ang sun ng Nihongo ay ang kulay nila, ang kulay ng araw nila, pula. Tayo, dilaw. So, sana po malinaw na ang blue ay ginagamitan natin ng apat na colors na gray, purple, at saka green. So, sa usapang shingo, sa usapang traffic light, pag nakita nyo ang green, huwag nyo nang sabihin na green. Sabihin nyo na, huwag nyo nang sabihin na midori. Sabihin nyo na aw shingo. Halimbawa, pag sinabing, oh, pag nag-blue na, tawid na tayo, huwag nyo nang sabihin na midori ni natara watarimasu. Huwag nyo nang sabihin ganon. Sabihin nyo na na aw shingo ni natara watarimasu. Ibig sabihin na pag nag-blue na yung shingo, tawid na tayo. Ganon po ang dapat niya sasabihin. Sana po malinaw yung pag-i-explain ko ng blue at saka ng green. At huwag po nating tanggalin sa dictionary si green dahil nasa language pa rin po ng Nihongo si green. Midori siya, di ba? Wala po, gagamitin pa rin po natin siya sa midori sa susunod nating lesson. So, in-explain ko lang. So, yung pagkakaiba naman po nila sa ano natin, sa flag natin, hata. Ang flag natin, hata. Yung flag ng Japan, bilog na pula.
Yun pala yung araw nila. Yun yung flag ng Japan, araw na bilog. Tapos tayo, yung flag natin, di ba merong yellow sun? Sila pala red sun, yung Japan na flag nila, red sun. Siguro, tingnan nyo, imagine nyo pagbalik na rin yung kulay nila, di ba parang ang weird? So, ganun sila, ganun ang country ng Japan, ganun ang country na ginamit natin na yellow yung sun natin, sa kanila, red ang ginamit nila. Kaya yung flag nila is red circle. Yun yung araw nila, pula. So, Nihongo ng sun, tayo. Oh, yun nga, tayo. Pero di ba kahit naman saan tayo magpunta, bakit natin kinukulayan ang araw? Bakit siya yellow? Bakit siya red? Eh, ang totoong color naman niya, white, di ba? So, di ba, gumagawa tayo ng mga sarili nating kulay. Ang sabi ng Japan, red daw ang, ano, ang araw. Ang sabi naman ng Pilipino, yellow daw ang araw. Eh, yung kaibigan kong ano, co-teacher ko na English teacher, taga-Europe siya, galing siya ng Europe. Sabi ko, what is the color of the sun? Sabi niya sa akin, no, the sun is yellow. It's not red. Sabi niya sa akin gano'n. Eh, mga bata ngang hapon, yun nga yung sinasabi nila, red. So, gagawin nating adjective si noun na araw. So, gagawin nating the sun is yellow. Sa Nihongo yan, tayo wa kiroi desu. Naging adjective siya, kaya naglagay tayo ng IE adjective. So, kung pula naman ang araw, the sun is red. Sa Nihongo naman, tayo wa akai. Kahit walang des or meron, akai des. So, away ng yellow o pula ang araw, eh, lahat naman mali. Dahil ang tunay ng kulay ng araw, sabi ni Google, white. O, tama ka ba dyan, Google? O, comment ka, Google. So, ulitin ko lang po, si aka, noun. O tapos, pag nilagyan natin ng i sa dulo, magiging adjective siya, magiging akai. Alam nyo ba na si aka ay galing sa salitang, ito rin nakakatuwa to eh, sa salitang akarui. Ang ibig sabihin po ng akarui, maliwanag. Halimbawa po, konohea wa akarui. Maaliwalas naman tong kwarto na to, ganun. So, si aka din po, ginagamit natin sa salitang, halimbawa yung ano, anak na baby. O yung baby, o sige, sabihin natin jowa, o baby, yung gano'n, mga jowa, asawa, gano'n, sweetheart, girlfriend, ganyan. Pero sa Japanese siya, aka-chan, baby siya, yung talagang mismong sanggol talaga, aka-chan. Kaya tinawag ng Hapon na aka-chan yung baby, natatawa talaga ako dito. Dahil pag nilabas daw pala yung baby, nung maliliit tayo, pag naglabas tayo ng baby, pula ang kulay ng baby. Ang daming alam ng Nihongo, diba? So, ako pala, pula pala ako nung lumabas ako. Parang naisip ko lang. O, isa pa pong nakakatuwang idioms. Ang ibig pong sabihin, o pag narinig nyo na, o naringgan nyo na, o nasabi nyo na, ang ibig pong sabihin ng makana uso. Ang uso, yun po yung kasinungalingan. So, yung maka, naging adjective siya, kaya nagkaroon siya ng na. So, makana uso. Makana uso, ang ibig sabihin po niyan, malalim na kasinungalingan. Kasi po, yung maka, kung sa Tagalogin natin siya, magiging matingkad na pula. Makka talaga siya. Imbis na pula, naging makka, nag-level up yung kulay niya, naging deep yung kulay niya. So, malalim na kasinungalingan. Bakit tinatawag natin siyang red lie sa English o makka na hero? Kasi nga galing nga sa salitang akarui, yung salita nating red. Diba? Yung bright. So, maliwanag. Maliwanag na kasinungalingan. So, galing siya sa salitang akarui, yung salitang red, kaya naging akauso, maliwanag na kasinungalingan, malalim na kasinungalingan. Deep red lie. Ito pong maka na uso, galing po ito sa salitang akirakana. Ang ibig pong sabihin ng akirakana, clear, obvious. Pero hindi natin siya masyadong naririnig, di ba? Ano yan, sensei? Pero, ang ibig sabihin po niyan, clear o maliwanag or obvious. Pero ginagamit kasi natin yan sa mga formal eh. Kaya hindi na masyadong lumalabas sa simpleng conversation lang. Pero kahit clear, obvious, negative ang ibig sabihin niya na lahat clear na kasinungalingan. Lahat ayan ay obvious na kasinungalingan. Yun ang ibig sabihin nun sa formal way ng salita. So, hindi porket sinabi natin clear, malinis. Hindi, kabaliktaran, clear ng kasinungalingan. So, si Akira Kana, hindi siya totoo, wala siyang katotohanan, yun ang ibig sabihin niya sa formal. So, si Maka na uso naman po, ang madalas na nababanggit natin kasi napakadali, tsaka idioms pa, hindi direkto ang ibig sabihin, di ba? So, yun. Kung sa Nihongo po ay meron tayong Maka na uso, or di kaya red lie, sa Amerika naman po, or sa English, meron po tayong idioms na white lies. So, yung nga po yung mga white lies na
kahit magsinungaling ka, feeling mo, tama ka, di ba? Ganun nga yung mga white lies. So, sa Nihongo po, hindi po siya shiroi uso. Hindi po ko porket sinabi nating white, sasabihin na natin sa Nihongo na shiroi uso. Ang white lies po sa Japan ay yasashi uso. Yasashi uso. So, di ba, ang dami nilang pagkakaiba na nangyayari pag nagiging Nihongo na at ang akala natin na porket sa English ay white na, sa Japanese, shiro na. Hindi porket sa English ay blue, sa Japanese ay blue din. O di kaya kung po sa so, nalaktawan ko po yung kulay brown. Hindi ko pala na lesson yung kulay brown. So, mag-start po ito tayo sa kulay brown. So, alam niyo po ba kung paano sabihin sa Nihongo ang cha or tea? Ganito po yon. Ocha. Ocha. Yan pong ocha na yan, yung o na nandiyan dyan sa ocha, ginawa, kasi ano, polite form po si o. Particles po na nagpo-polite si o. Tapos si cha, pwede naman pong siya lang mag-isa sa mga informal. So, manariringan yun man, cha, okay lang din. So, ocha. Kung napapansin niyo po yung kanji ng cha, sa salita po yan ng English ay brown. Sa Nihongo yan, yan ang kanji ng brown. Cha siya, at saka dagdagan natin ng iro, yung iro color, nagiging chairo, kaya nagiging brown siya. Yan ang pinanggalingan siguro nila. So, gaya ng brown hair, yung ganyan, chairoy kami. So, kung sinasabi natin ang salitang ocha, pumapasok sa isip natin, green tea, di ba po, yung ocha. So, ngayon, meron pa pong isang salita na green tea sa Nihongo. Ito po yung ryokcha. Pansinin niyo po yung kanji ng ryokcha. Isa pong green at saka isang brown. Yung kanji ng midori at saka yung kanji ng chairo. Dalawa po yan pinagsama sa isang salita. Parang compound verb ba o compound sentence ba yung tawag doon. So yan, ganyan siya. Pinagsama nila kaya naging ryokcha. Ngayon, kung pag sinabing cha, parang nagtutunog brown lang siya, brown. Pag sinabi naman nating ryokcha, nagtutunog green siya. Kaya pag pinagsama natin yan, ryokcha na yan, so siya lang dating. Na pag ang sinabing ryokcha, pag sinabing ryokcha, ang nakakainom lang ay yung mayayaman, yung mga social, yung mga class. Ganun po ang dating ng tawag sa salitang ryokcha. Ibig sabihin, expensive, yan, ganyan ang dating. At dahil si ryokcha nga ay iniinom lang ng mga maluxury na tao o may mga class na tao o may pera na tao, eh yun namang simpleng tao, umiinom naman ng cha. So, pag sinabing cha, ibig sabihin brown. Pero yung brown na yon, may isa pa rin tawag para sa Hapon, sa Nihongo. Ang tawag dun sa brown cha na yon ay hojicha. Hojicha. Kasi yung kanji niya may color na brown. Kaya hojicha ang tawag sa kanya. Yan po yung cha na ni Rose. Yan po yung green tea na ano nila, sinangag nila, ni Rose nila. Para kaya siya naging brown. At saka hindi lang yan ang ibig sabihin nun. Halimbawa yung green tea, nagtimpla kayo ng green tea, ilagay nyo dyan, ibaba nyo, tapos tingnan nyo ng mga ilang oras, nagiging brown din siya. Kaya ang tawag na dyan sa kanya, hojicha. Yan ang sabi ng mga matatanda. Yan yung talagang tsaa na ibig sabihin ng tsaa. Kahit sa Pilipinas, di ba ang tsaa natin, brown? O, usapang black naman tayo. Si dark at saka si black. Si dark, kuray. Si black, kuro. O pag ginawa nating kuroy, naging adjective siya at pwede rin kuroy. So, malilito kayo dito kasi nagkakatunog silang pareho pero iba ang gamitan nila ha. Kaya, ano, ingat tayo dito. Gaya ng black, pag sinabi nating black cat, kuroneko. O, ganun. Pag sinabi naman nating dark face, literal yan ha, sa ano, pag sinabing maitim na mukha. So, ibig sabihin niya, yung gloomy yung dating nyo, yung malungkot kayo, ganun ang ibig sabihin niyan. Ang Nihongo niyan ay kurai kao. So, lonely, malungkot, ganun. Nakaganyan, ganun, nakabubu. Huwag kang magmalungkot. Kurai kao shinai de. Ganun, kurai kao shinai de. So, napakasimple. Ang opposite ba ni kuroi, edi shiroi, white, black and white, ganun lang. Ito pong si blue, si red, si black, at saka si white. Yan po yung apat na main color ng Japan. Yan lang po ang ginagamit nila. Yan po talaga ang kadalasang importante lang sa kanila.
So, yung apat na yan, ang binibigyan nila talaga ng kanji, may adjective, yan, yung apat na yan. Parang feeling nila, hindi nila kailangan ng ibang color, gaya ni pink. Diba, si pink sinusulat natin sa katakana. Pero pag gusto natin isulat ng kanji, hindi na pink. Magiging momo iro. Yung momo, peach po yon sa Nihongo ay sa English. Yung iro, color. Magiging peach color, yung pink na color ng English. So, ganun po ang ginagawa ng Japan. Gaya po ng light blue. O, diba po, yung light blue, sulat katakana. Pero pag ginawa natin kanji, magiging mizu iro. Kasi yung kulay ng tubig sa dagat, diba blue? Ayun. So, bukod po kay momo iro na pink at kay mizu iro na light blue, meron pa pong isa, si king iro. Siya po, si gold. So, gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina na yung four colors ng main colors ng Japan, sila lang po ang pwedeng lagyan natin ng e-adjective. Si aoi, si akai, si kuroi, at saka si shiroi. Yan lang po ang pwede natin lagyan ng e-adjective. Pag wala pong e, au lang po siya. Halimbawa po blue, magiging au. So, noun po yon. Na-explain ko na po yon kanina. Halimbawa, I like the color blue. So, sabihin nyo lang, au ga suki desu. Pero pag nag-describe na kayo ng noun, pag dinescribe na natin si noun, magiging adjective na siya. Eh, diba si adjective describes noun. So, magiging halimbawa, sora wa aoi desu. So, naging aoi. At bukod po sa apat na colors na main colors ng Japan na ginawa nating adjective, meron pa pong exceptional na dalawang kulay na nilalagyan din natin ng e sa dulo. Yun nga lang po, ang kaibahan niya, nagkakaroon siya ng iro na kanji. Papakita ko po sa inyo. Tingnan niyo po yung kiro at saka po yung chairo. Yan pong dalawang yan, noun po yan. So, yan po yung may kanji na iro sa dulo, di ba po? So, pag yung yellow, ginawa natin adjective sa Nihongo, yung dadagdagan din natin siya ng i, pakatapos nung kanji na iro. So, magiging kiroi. Halimbawa po, banana wa kiroi. Pag sinabi natin banana wa kiro, wala pong sense. Ang magiging mangyayari po, ang pangalan ni banana, kiro. Ganun po ang magiging ibig sabihin. So, punta naman po tayo, yan po yung explanation ni kiro. So, magiging kiroi. Kung pupunta naman po tayo kay Chairo, ganun din po ang explanation. Papalitan lang natin, lalagyan lang natin ng E. So, magiging ano, halimbawa, brown eyes, magiging Chairoi me. Hindi po po pwedeng Chairo me. Wala po, dapat po Chairoi me. So, ito pong si aoi, akai, kuroi, shiroi, kiroi, chairoi. Yan po yung six na colors na pwede lang natin gawing adjectives. Pero yung pong apat dyan na si blue, si red, si black at saka si white, yan po yung ano nila, main talaga nila. Nadagdagan natin ng dalawa, si Kiro at saka si Chairo, pero hindi po sila main. Yan lang po yung anim na yan ang pwede natin gawing adjectives. Lalagyan natin ng isa dulo. So, ganyan po ang paggamit ng mga colors sa Nihongo. Ngayon po, yung hindi ko po binanggit dyan, noun na sila. Hindi sila pwedeng gawing adjective. Eh, sensei, paano po yung colors na hindi pwede maging adjective? Noun lang siya. O, ganito po natin gagamitin yung mga noun na hindi pwede maging adjective. Halimbawa na lang po muna po tayo sa adjective muna po tayo. Si aka, si aka, noun siya, magiging adjective siya, magiging akai. So, gagawin natin akai handkerchief. Magiging red handkerchief. E ngayon, si midori, hindi pwedeng lagyan ng isa dulo kasi nga noun lang siya. So, dahil noun siya, wala siyang isa dulo, hindi naman po pwedeng midori handkerchief. Walang ganon. So, gagamitan natin siya ng no particles. Lalagyan natin siya ng midori no handkerchief. So, ang ibig sabihin po nun, yung handkerchief na yon ay green. Ganun po ang ibig sabihin nun. Unlike sa adjective na aka, naging akay siya, napakasimple lang, akay handkerchief. Ganun, si midori, lalagyan natin ng no part. O yung ibang kulay naman po na hindi pwedeng gawing ano, adjective, katulad po ni pink, lagyan natin ng no. Bawa, pink no makura. Makura po unan. Ang orange din po, hindi pwedeng gawing i-adjective yan. So magiging halimbawa po,
orange no kuruma. Yung pong orangey, orange, tapos kuruma, orange car. Ang silver din po, hindi pwede maging adjective sa Nihongo. So, magiging ging iro po ang silver ng Nihongo. So, magiging ging iro spoon. So, lalagyan natin ang no particle. So, magiging ging iro no spoon. Yung light blue, mizu iro no shirt or t-shirt. Mizu iro no t-shirt. Si purple din po, murasaki. Murasaki iro no hana. Yung hana po, flower. So, ganun nga po, lalagyan lang natin ng no particles, yung mga colors na hindi natin pwedeng gawing adjective. Nanni iro no fuku wo kiteimasu ka? Nanni iro no fuku wo kiteimasu ka? So, ganyan po natin ang way kung paano tayo magtatanong nung kung ano ba ang kulay ng suot mong damit. So, about colors po ang nilesson ko for today. Pasensya na po kayo at hinabaan ko na kasi baka hindi ko magawa ang part 2. Kaya sinama ko na sila sa part 1 lahat. Lahat na sila. Kung meron pa pong kulang, kayo na pong bahala mag-research kay Google dahil pareho lang po ng sinasabi namin sa nire-research nyo. Pareho lang po yung sinasabi ko. So, ito lang po yung kinukuha ko sa mga libro na nababasa ko at sa mga na-experience ko. So, yan po ang gamit ng mga colors. At thank you po sa pag-subscribe ng YouTube ko, Japan Castle Dialogue School. At salamat din po sa nagfa-follow sa akin sa TikTok. So, kung gusto nyo, nandoon yun. Kaso, ano lang yun, clips lang ng mga videos ko dito sa YouTube. Goodbye!